Thank you po. Welcome to Las Piñas Parañaque Wetland Park, also known as Epipicheya, Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Makikita natin dito ang Freedom Island. Siya ay nasa jurisdiction ng Parañaque. On the other side naman, makikita natin ang Long Island. Siya naman ay nasa jurisdiction ng Las Piñas. By virtue of Presidential Proclamation 1412, this area was established as a critical habitat. Last 2018, this area was declared as a protected area, the very first in the National Capital Region. Ito yung recreational area. So dito ginaganap yung mga programs, mga events, mga public speakings dito sa area na to. So malapit sa event area, meron din silang comfort room. May pinipicture na akong egret kanina kaso nakalipad. Ano kasi siya, pag medyo malapit ka na nakikita kanila. And ensure nyo na yung mga damit nyo is like this. Mga natural colors like brown, white, black, mga green. Para mas makablend kayo sa surroundings. So andito tayo ngayon sa tabi ng Bamboo Setum. So isa siyang Museum of Living Bamboo. Dito naman, meron din silang vermicomposting facility. So biodegradable waste processing facility for organic fertilizer. Meron din pala ditong grotto. So sa mga relihiyoso dyan, mahilig magdasal, punta lang kayo dito. So paano ba makapasok sa Las Piñas Parañaque Wetland Park? So ang ginawa ko kasi is nag-send ako ng email sa director ng DNRNCR and nung natanggap nila yon is pinoward nila sa Concerned Division. So yung Concerned Division naman, which is yung sa LPPCHEA, nireplyan nila yung email ko requesting me to fill up a form which is magiging gate pass ko sa pagpasok ko dito sa area. And once na-approve na nila yung form na yon, is ipapakita ko lang yon dun sa guard kanina sa pagpasok. So tapos na kami dito sa Long Island. So balik naman kami dun sa kabila sa may Freedom Island. So may iba-ibang mga mangrove area dito. May designated letter sila. So this one is Mangrove Area K. Andito tayo ngayon sa Freedom Island. And papasok tayo ngayon papunta sa boardwalk. Disclaimer lang po, mga info na mapapanood nyo dito ay based sa mga initial information na nakalap ko from DNR. So, itong body of water, di ako sure kung swamp ba siya or lake. So, yan, may mga signages po dito, yung mga punong madadaanan. So, ito is bitaog ang tawag dyan. Hello po. Feeling ko yung mga yun is mga bird watcher yun. Kasi ang lalaki nung ano nila, nung camera. So, one reason bakit dapat protektahan and i-conserve tong area na to is stopover kasi siya ng mga migratory birds. So tatandaan nyo, pagpupunta kayo dito sa lugar na to is magdala kayo ng maraming tubig dahil medyo mahaba-haba ang lakaran. And nandito na tayo sa boardwalk. Kita nyo naman, dadaan tayo sa gitna ng mga bakawan. Mas ma-appreciate natin yung mangroves and hindi natin sila madidisturb if dadaan tayo through boardwalk. So ayun, may mga nagba-bird watching ata doon. So mga ino-offer na activities dito is mga nature trekking, bird watching, at huwag nyo kakalimutan din, ang isa sa pinaka ginagawa dito is yung cleanup drive. Makakatulong din yun sa area to keep it clean. Sino bang mag-aakala na meron pang ganitong lugar sa Metro Manila? So ang haba daw nitong boardwalk, approximately 1.2 kilometers daw. Itong Las Piñas Parañaque Wetland Park ay declared as a wetland of international importance. So this is certified or awarded by Ramsar, which is an award-giving body from Iran. So nasatisfy niya kasi yung tatlong criteria to be a wetland of international importance. So ipa-flash ko na lang dito sa screen kung ano ba yung mga criteria na yon kasi medyo mahaba. So isa pa sa mga nakatulong para maging siyang Ramsar site, critical habitat and protected area is the presence of 3 endangered species. So yun, dead end na yun dun sa dulo ng boardwalk. So that concludes our virtual tour of the Las Piñas Parañaque Wetland Park. Sana na-enjoy niyo yung short tour natin. So till next time, bye-bye.